Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. So, welcome po sa ating YouTube channel. So, meron tayong i-re-refer dito na GPU. So, tatlong piraso ito daw. So, malayo pa ang pinanggalingan ito. Ayan. Ito, pakita natin sa inyo. So, ito siya guys. Via JNT delivery. So, medyo burado na guys yung address nito. Pero, ang natatandaan ko kasi ito ay galing Negros Occidental. Pero, hindi ko na matandaan yung pangalan ng nag-ship. Burado na kasi. So, hindi pa natin ito nabubuksan. Subukan pa lang natin siyang i-open. So, ito naman ay galing siya ng Negros Occidental. So, mayroong bataan galing. Tatlong may-ari. Bataan. So, marami tayong customer sa bataan. Kukunti daw ang technician doon. Kaya marami nagpapadala sa akin. Ayan. Tapos, mayroon tayo isang GPU na bagong dating kanina. Ano siya? 40K, 80,000 yung halaga ng GPU. So, ipapagawa sa atin, water damage. Ang problema guys, ang laki ng kahon. Then, nabasag ang board niya. So, nabagsak siya. Siguro nabagsak. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero, yun yung nangyari sa kanyang GPU. Mahal na mahal pa naman. So, chinat ko na yung customer. Sabi ko, basag ang kanyang GPU. So, hindi ko alam kung ano reply ng customer natin. So, galing naman siya ng Samar. Takluban yata yun. Ayan. So, itong pinadala na ito sa atin, nating re-repair ay, ang sabi niya, tatlong piraso daw to. So, ito, mukhang tatlong piraso nga siya. Ayan, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tama, tatlo nga. So, nakabalot naman siya. So, may mga pangalan na ito, guys. Ayan. So, halin lang unahin natin. Itong maliit muna. Unahin natin ito maliit na to. Ayan, tatlong piraso. Tapos meron pa tayong GRS. Di ko lang matandaan kung saan galing yung GRS natin. So, ang ganda ng tape niya. Ginamit. Medyo mahal itong tape na to eh. Ginagamit ito sa mga tarpaulin. Yung ano. I think maganda ito. Hindi ko alam. Hindi ko tanda kung para saan itong tape na to. Pero, minsan ginamit namin itong tape na to sa pang ano ng tarpaulin, pandikit sa semento. Pwede siyang idikit eh. Ano siya? Makapit. Ayan. So, tanggalin na natin yung pangalan niya. Ayan. Wala na. Wala na ano yung kanyang ano. Naidikit na kasi makapit siya eh. So, tumatawag yung ating customer. So, sagutin ko lang siya, guys. Sagutin ko lang. Ayan, so tuloy tayo. Bale, nagkano kasi yung customer. Kasi basag yung GPU niyang pinadala. So, medyo mahal kasi. So, kinausap muna natin sa cellphone. So, 80,000 kasi yung kanyang GPU. Ay, kinilir muna natin yung issue. Kasi nabasag sa tracking. Yung kanyang HDMI port. Baka yun pa yung maging, ano, problem na maging sira lalo. So, nabasag kasi yung kanyang HDMI port. Yung kanyang sa board. Yung ganyang kalaki na ano doon sa HDMI. Basag. So, kinilir muna natin sa customer. So, ayan. Hindi na natin ito matatanggal na tape na to kasi dikit na to. Isang tape lang. Wala na sa plastic. Wala na. Isang dikit lang. Doon na siya. Oh, wala na pala itong screw. Basag na pala. Basag na pala ito guys. So, ito ay sultak. So, anong problem kaya nito? Nasunog. May sunog siya. Ayan. So, basag pa. Sunog na, basag pa. Wala siyang tornilyo. Basag na yung mga tornilyuhan. So, ito ay basag lang. Nasunog lang daw dito. Ano?
ang sabi ng customer natin para may sunog pa dito. So, tingnan natin. Kung ano yung mga naging shorted. Bingkong na rin dito. Okay, so hindi naman shorted. Hindi rin shorted dito. Ang problem lang natin dito, ito ang shorted. Yan. Shorted siya. Dito sa side na to. May sunog siya dito. Ano lang natin dito, wala tayong available na piyasa. So ito ay GTX, GeForce GTX 10. Saborado na. Hindi ko pa makita. So tak to. So tak. Ang customer natin ay si Sir Jonel Castillon. So, si Sir Jonel Castillon. Wait lang guys, check ko lang yung ano, yung kanyang chat. Jonel. Pangalan niya ay Jonel. Jonel. So, ito yata siya. So, wait lang guys ha. I-reveal ko lang yung kanyang ano. So, status. Okay, ito yun. Wait lang guys. Check ko lang. 3 pieces, 1070 gig at saka dalawang 1070. Seventy rin yata ito. Ah, hindi ko makita. Nabura na. 1070 ito. Ilang gig ba ito? So, hindi na natin makita kung ilang gig. Ay, nasunog. Somatic shortage yan. May sunog dito, shortage na. Volts. Shortage siya. So, meron yata ako nitong IC na to. Paras lang yata itong dalawa na tayo. Ano tayo idea? So, tanggalin ko siya. Gawin natin ng blocks. Try nga natin linisin. So, wala na. Sunog talaga. Na lang. Paras lang yan. Ito at ito. I think.
heatsink pala tayo. So, tanggalin muna natin yung heatsink. Ita-transfer sa... May kalimutan natin. Kailangan natin ma-remove yung heatsink. Wala ang aking screw. Screw natin. Saan napalagay? Ito pala. Muna natin yung heatsink. Okay. Okay. Parang ano JP nila. Parang sunog. Shorted siya dito, so tinignan natin ito. Patanggalin natin. Shorted pa rin siya. Sunog na.
Check natin ah, kung nawala ang shorted. Shorted pa rin siya, o hindi na. Shorted pa rin. So marami siyang tinamaan. Ganito lagay niya, sabihin positive. Ito ang dual MOSFET yata ito. I think it's just a dual MOSFET. May dual MOSFET nga siya. Shorted itong isa na to. I think it's shorted siya. Okay, hindi. Hindi siya. So, shorted ay ito. Diba? Ito. Sa gitna. Tanggalin natin. May flux na siya dito sa tagiliran to. So, lumabas na yung flux niya. Ito. Ah, baka ito galing na sa repair. At siya may flux din. So, may nag-execute dito na flux. Side na to. Ito. Flux. Dual MOSFET. Ayan. So, lumabas na yung flux niya sa tagiliran. Ibig sabihin, karoon siya ng flux. Lumabas yung mga ano. So, check natin kung shorted pa rin siya. Layered mode.
Okay, nagkaroon siya ng ano? Wala yung shorted. So, dito ba? Okay, nawala din ang shorted. So, may problem itong MOSFET. So, init. Check natin dito. Okay, yung gates. Okay, wala siyang shorted na. So, yun ang problem. Wala pa tayong IC nun. Order pa. So, ito ay alam ko yung gitna nito ay search nga natin para hindi tayo manghula. M3810N. M3810N. Ito shit. Para hindi tayo manghula. Yan. So, ito na yan. Ito ay yan, tama. Ito nga. So, ito ay source. Okay. So, drain. Tapos yung may isang pin. Yung may isang pin ay gate. Drain. Sa drain yung isa. Check natin. Bali sa drain ang ano, tester. So, check natin yung kanyang gate. To source. Drain to source. Drain to source. So, drain. Source. Okay. Ano natin? Yan. So, bali, drain to source. So, meron siya. Ayan, shorted. Tapos magbinaliktad natin. Ganon. So, yun namang sa taas. Drain to source. Ayan. Tapos drain to. Tapos yung gate. Siyo natin yung gate sa taas. Okay, gumagana yung kabila. Kabilang MOSFET. So, i-off natin. Okay, nag-off. Yung baba naman. So, yung gate natin ay ito. Shorted din yung gates. Shorted ang gates. Mapapansin nyo dito sa microscope. Ayan. Yung dalawa na yan. Shorted ng kabila. Ito ay source. Ito yung gate. Ito yung pag sinandot natin. So, shorted siya. Yung sa source at saka sa gate. Ayan.
Shorted. Kasi dito yung may sunog eh. Yan o, kita naman. Kalawang. So, kailangan natin siyang palitan. Yan, ang value niya. N, ano ba ito? Yan, M3816. M3816. So, yan yung shorted. Tapos yung isa pa. So, hindi lang natin sure kung may pyesa tayo makukuha. Pero I think, order pa. Wala tayong available na pyesa. Order muna tayo. Okay. So, tuloy ko na lang to later. So, next repair tayo. So, continue tayo dun sa ating repair. Bali, naibalik, nailagay ko na siya guys. Yung mga pyesa na wala. So, nailagay na natin. So, ito na siya guys. Nakasalang na siya for stress test. Ayan. So, nakasalang na po siya guys. Yung nire-repair natin na SOTA. Ayan. Ayan. So, naka-ano tayo sa DPI port. Ayan. SOTA. Ayan. It's working na siya. Gagana na siya. Ayan. So, na ito na. Nakasalang na sa stress test. Ayan, guys. Mapansin nyo. So, ano pala siya? Ang nire-repair pala natin ito ay 1070. So, SOTA PC partner. Ayan. So, DDR5, micro ng kanyang memory. So, ayan o. 8GB pala siya. 8GB. Ties 256-bit. So, yun yung kanya. Yung temperature niya, guys. So, okay naman siya. Ayan ang temperature niya. So, GPU load natin 100%. Then, GPU temperature is 94%. So, ang kanyang hotspot is 106. Ganyan. Okay. So, working na siya, guys. Ayan. So, kanina pa natin siya na stress test. Ayan. So, ang oras ng ating stress test ay 17 minutes na siya. So, wala naman tayo nagiging issue. Ayan. 18 minutes stress test. Ayan. So, working na siya, guys. Ayan. Ay, hindi ko na pinakita yung pagkakabit ng pyesa. So, ayan. Nakita naman ninyo na tinanggal natin yung mga shorted at sunog. So, okay na siya. Working pa na. SOTAK GPU. So, ang naging problem nito ay nasunog. Yan. So, sabi ng may-ari, i-junk na daw niya. Ayun, nakita niya tayo sa YouTube yata tayo nakita niya. Then, sabi niya, buti na lang daw, hindi niya tinapon. Kaya, yun, pinagawa niya. Sinad niya sa atin. Buti naman na gawa natin kahit nasunog na. Kasi siyempre, nawala na siya ng pag-asa kasi sunog na nga. Sabi ng ating customer. Pero ayun, nagawan pa natin ang paraan. Napagana pa natin. Kaya laking pasasalamat ng ating customer na nagawa natin yung GPU. Bali, pina-repair niya is tatlong piraso. Yan, tatlo. JNT from Negros Occidental. So hindi ko lang matandaan kung saan siya sa Negros Occidental. Ayan. Dumagiti yata or parang Dumaguete. Hindi ko lang matandaan. So, basta yan, Negros Occidental. Naburo na kasi yung address niya dun sa JNT na delivery. Pero it's working fine na. Maayos na. Yung kanyang unit. So, ready na to for shipping. I-ship na natin ito para sa kanya. Yeah. It's working fine na. Ayan. So, hanggang dito na lang yung repairing natin. So, ngayon ay gabi na. Ang date ngayon, guys, ng ating continuation is June 3 na siya, guys. June 3 na ngayon. Okay? So, nakapaghanap na ako ng pyesa. So, ang pinalitan natin ay yung pinakita ko sa inyo na shorted, yung tinester natin. At tapos yung sunog na ang number ng IC na sunog ay P03. Yan yung number ng IC. Para siyang ano eh, ang supply niya is 11 volts, 11 point something, yan, 12 volts, ganyan. Ang kanyang drain, yan. Nasa 11 point something, yan yung kanyang supply. Yun yung nasunog. Kaya, mapansin natin, shorted yung ating external power supply, yun, sa kanyang 8 pin, yun yung naging cause niya, sa 12 volts, shorted. So, ngayon, dahil doon na damay pa rin pala yung kanyang 12 volts MOSFET ng sa kanyang B-core.
yung supply ng Bcore niya, nadamay siya, nag shorted din. Kaya dalawang pyesa yung pinalitan natin. Pero okay, so far naman, it's working fine. Gumagana na siya ng maayos. So, masaya yung ating customer kasi sabi nga itatapo na, pero nagkaroon pa ng pag-asa yung kanyang unit. Ayan. Buti hindi niya tinapon kasi sunog na nga daw eh. Alam ng customer, wala ng pag-asa. Ayan, pero sabi nga niya, hindi na niya ipapadala eh. Yung dalawa na lang ipapadala. Tatlong 1070 yata itong pinadala sa atin. Iba't ibang klase. Ayan. Pero at least, yung pagbabaka sakali na sinabi ko sa kanya, padala mo na lang sir, kung in case hindi natin ma-repair, gawin nating donor ward. Yan yung sabi ko sa kanya. Pero, na-repair naman natin. Ayan. Yan sa sabi ko, try natin si repair. Malay mo, mas maiyan pa yung ma-repair. Isa dun sa dalawa. Ayan. So, na-repair naman natin. Kaya, masaya siya yung ating customer. So, hanggang nandito na lang ating repairing. So, masyado ng gabi. Ang oras na ngayon ay 9. Alas 9 na ng gabi. Oras na ng pagpapahinga. So, tinapos ko lang itong GPU nito. Marami tayong na-repair today. Printer. At saka, cellphone. Yan. Puro marami akong dumating ngayon na cellphone. Tapos may dumating pa na laptop ng mga repair. So, yung mga repair natin ay nakapila na naman. So, umabot na naman ng 11 piraso. Kaya, I think, ayan, mga laptop, mga nakabalot. Yan yung mga re-repair. Tapos may mga cellphone pa. Ayan yung mga cellphone natin. Dumating na yung pyesa. Dalawang LCD. So, marami tayong tambak na naman ng repair ko ngayon. Kaya, baka hindi na naman tayo mag-video sa repairing. Bihira lang ako mag-video. So, tinuloy ko lang itong video na ito. Ng ating nare-repair na ito. Kasi na-umpisa na natin yung, sayang naman yung video natin sa nauna. Ayan. At least, mapakita natin. Kasi gusto rin ng mayari na videohan daw yung kanyang video card. Sana yung maging content din daw yung kanyang GPU. Yan. Para makita nyo. Okay? Tapos may mga nagsasabi rin kasi na nagdadala dito ng customer. Wala daw tayong video na 1070. 1070 na series. Yan. So, ito. Meron na tayo. 1070 series. So, tatlo yan. Kung magawa natin. Tatlo na yung 1070 series natin. Halos puro palit yung 50 Ti kasi maraming nagpapa-repair. Nagpapagawa. Yung kasi yung maraming user ngayon. Ayan. So, hanggang dito na lang ating video. So, nagpapasalamat po ako sa inyong panonood. Lalo na sa mga nag-subscriber natin. Salamat po ng maraming. And sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Then, i-like nyo na rin po at i-share sa iba pa nating mga kasamahan. Ayan. Lalo na dun sa about repairing ng GPU. Ayan. So, mag-comment lang po kayo sa ating comment box. Then, nagre-reply po ako dyan para sa iba pang mga katanungan. Okay? See you on the next video. Bye-bye!